So, yun mga bro, magandang araw sa inyong lahat. So, ngayong araw, ang pag-uusapan naman natin tungkol sa flashy relay or sa turn signal light. So, ano ba ang wiring diagram ng signal light? So, para mas maintindihan nyo mga bro, so, yun ang pag-uusapan natin ngayon. At yung bago ka pala sa channel ito, huwag nyong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na i-upload natin. So, marami pong klase ng flashy relay. So, mayroong 2 pins, mayroong 3 pins, so mayroong 5 pins, mayroong 6 pins. So, ang kadalasan na ginagamit sa ating motor ay 2 pins. So, yun mo bro. So, umpisahan na natin. So, kung nakikita nyo mga bro, so, ganito ang itsura ng flashy relay, pang motor. So, kung mayroon niyang letter B, ayan, at letter L. So, ang isa dito mga bro ay supply, so input at output. So, ito po yung dahilan kung bakit nagbi-blink-blink yung signal light natin. So, isa ito sa mga dahilan. Pag halimbawa, yung signal light mo ay hindi na gumagana. So, dito ko lang mag-check. So, possible, ito yung sira niya. So, pag nasira na to, so, yung signal light nyo, so, hindi na siya mag-blink-blink. So, pakita natin mga bro na supply natin na ang isa dito, signal light. Yung isa dito, supply, tsaka output. Ayan mga bro. So, ito kung nakikita nyo sa kabila, yung B, ayan, yung B, so nailaw siya, steady. So, pag binaliktad natin yan, ayan, nagbi-blink-blink siya. So, ito yung dahilan kung ba't nagbi-blink yung ating mga motor. So, paano ba ikabit ito mga bro? So, ano ang wiring diagram nito? So, madali lang ito mga bro. So, umpisahan na natin. Dito na tayo mga bro. So sabi ko nga sa inyo, ito yung nagko-control kung bakit nagbi-blink yung ating mga signal light. So ganito ang diagram nito mga bro. So sundan nyo at ituturo ko sa inyo ng step by step. So ang relay ay mayroon dalawang terminal. Yan. Flashy relay. So mayroon dalawang terminal yan. So ito naman po ay papunta ng switch para kontrolin yung ating signal light. So, ang switch ay mayroon tatlong terminal yan. Isang left. Ito yung, kung gusto mong patayin, nasa gitna, yung pinipindot natin. So, ito yung right. So, mayroon tatlong terminal yan. So, pag once na lang gagaling ka ng relay, mga bro, galing ng relay, diretso yan sa gitna. Yun yung nasa gitna. So, ito yung laging may laman. So, itong wire na ito mga bro, pag nanggaling na ng flasher lan, so, nagbi-blink-blink na yan. So, ito naman yung nagdi-distribute sa ilaw. Itong isa. So, itong isa. Ayan. Papunta yan ang ilaw ng signal light. So, isa sa hulihan. Ayan. Halimbawa, sa left, sa hulihan. Ito yung sa unahan, sa harap, sa left pa rin. So, diba, kung makikita nyo, apat, dalawa nagsasabay-sabay, isa sa hulihan, isa sa harapan. So, nagsasabay sila parehas pag nagsisignal light ka. So, ito yon. At ito naman isa, mga bro. Ito rin yung sa right. Ayan, right. Taunahan. Right. So, ulihan. Tapos, ito. Understood, ito ay body ground. So, body ground. Left. Left. Right. Right.
So ito ay switch. Ayan, switch. So ito ang B tsaka L. So yun mga bro. So itong isa, ito pala magagaling ito ng accessory wire. Magaling ito ng ignition, sa may ignition. So alam nyo na naman siguro yun bro. So gagawa tayo ng panibagong video kung ano ba yung accessory wire na yun. So pero ito po ay nanggagaling. So pag once na sinusiyan nyo yung motor nyo, so itong isang wire na ito, so nagkakaroon na to. Ito from accessory wire. So may supply to bro. Oh supply. So papaliwanag natin. So ito mga bro yung flasher natin. Ito. Ito yun. Tandaan nyo. So alam ko hindi lahat ng tao so marunong magbasa ng wiring diagram. So gagawin ko ang best ko mga bro. So para maintindihan nyo to. Kasi mga bro pag once na naintindihan nyo to, so napakadali lang i-troubleshoot sa inyo kung wala kayong signal light. So kasi ito lang yung i-check na wala na kang ibang gagalawin pag once na nawalan kayo ng signal light. So sundan nyo lang mga bro. So unang-una, ito yung relay natin. So ito yon. So mayroon yung B tsaka L. So ayan. So ang B ang supply o ang input. So yan, lalabas siya dito. Ang output niya ay L. So pag ito, so hindi pa ito nagbiblink mga bro. So pag lumabas siya dito sa L, sa terminal niya, ito nagbiblink na. Yung wire na ito, so nagbiblink na ito. Ngayon, didiretso sa switch mga bro. Sa switch, so ang nangyayari, ito sa switch, ito halimbawa, ito yung off mo. So pag pinindit mo yung left, so itong nagbiblink, so mag i-transfer niya dito sa wire na ito, tatransfer niya, pupunta ngayon dito sa ilaw at magkakaroon to ng supply, so magbiblink siya. So ganun yun mga bro. So vice versa, sa kabila, pag pinatay mo, mamamatay. So pag right, turn signal light, so ito naman na magkakaroon ng supply. So ngayon mga bro, halimbawa na walang kayo ng signal light, so wag muna kayo magpapalit ng relay kasi maraming possible na sira yan. Malay nyo, nag-loose connection o loose contact yung mga switch nyo kasi nangyayari yon. So ngayon, ang bibigyan ko kayo ng mga sunod-sunod o mga step-by-step na gagawin nyo pag nawalan kayo ng signal light. So unang-una mga bro, ito understood negative side or ground ng ilaw kasi dalawa lang naman ang terminal ng ilaw mga bro ng ating signal light. So ang gawin nyo muna mga bro, susupplyan nyo ito ng 12 volts dito mismo sa terminal o mas malapit na wire dun sa signal light. So kumuha kayo ng wire, i-splice nyo dito at kumuha kayo ng 12 volts na positive sa battery. So susupplyan nyo to. So dapat na mangyari pag sinupplyan nyo to, so iilaw dapat itong ilaw na ito kasi ito mga bro mahaba ang trinable ng wire na ito kasi papunta sa likod dyan eh. So pag once na umilaw to, pero dapat nga magsasabay itong isa eh, magsasabay yan mga bro dapat. So pag sinupplyan nyo to, manggagaling ng 12 volts, kumuha kayo ng wire na mahaba, susupplyan nyo ito. So dapat nang mangyari iilaw tong ito kung ano sinusupply nyo ilaw ng signal lights. So ngayon pag hindi nagsabay ito mga bro, possible putol yung wiring nyo or busted na yung isang ilaw. So para mas ma ano mga bro, malaman nyo kung busted na talaga, so itong supply nyo dito ilipat nyo dun sa kabila kasi pag once na nag-ilaw yan, parehas nag-ilaw, so putol yan yung wiring nyo. So magkadugtong naman kasi yan kung nakikita nyo. Ayan, so magkadugtong yan. So yun mga bro. Ngayon, sa kabila ulit, ganun din ang proseso. So supplyan nyo to ng 12 volts manggagaling sa 12 volts ng battery, so dapat nag-iilaw siya. Ganun din sa kabila. So pag once na halimbawa nag-iilaw, so ibig sabihin hindi busted, hindi busted yung signal light nyo. So may problema tayo sa wiring. So punta kayo ngayon dito sa switch. So testing, ay itry nyo yung continuity nito
Ayan, continuity ng wire na ito, magkabilang dulo, kung mayroon pa ba, at ganun din ito. So, sumunod mga bro, pag na-test nyo yung switch, yung continuity nyo, yung contact niya, kung maayos pa, so punta kayo dito ngayon sa relay. Punta ka ngayon sa relay. Kasi baka magpalit agad kayo ng relay, hindi nyo alam. Sa wiring lang para kayo may sira. So, ang gawin nyo mga bro, kumuha kayo ng test light. Ayan, dapat kasi meron mas malaking bagay kasi ito mga bro, yung meron kayong test light kasi maraming gamit to. Pag wala kayong tester, pwede rin naman multimeter, pwedeng tester. Kasi tester, maano mo to, yung tester papalo-palo lang yun. Tataas yung voltahe, bababa, ganun yun. So, i-test light nyo to mga bro. Ayan. So, dapat nagbi-blink yan. So, unahin nyo muna doon mas malapit sa flasher dito. Nagbi-blink. Sumunod. So, pag nagbi-blink yan, ibig sabihin, maayos pa yung flasher relay mo. So, i-test mo ulit dito. Oh, dito sa may malapit sa switch. So, pag tinest mo yan, mga bro, tapos, hindi na nag-ilaw yung flasher mo. So, may sira. Ang sira, wiring lang. Kasi doon halimbawa, doon gumagana, dito wala na. So, putol lang yan mga yun. So, babaybayin mo ngayon yung wiring yan at yun ang papalitan mo. So, yun lang mga bro. Gano lang yung pag-troubleshoot ng signal light. Halimbawa, wala kayong signal light. So, kung titingnan mo, simpleng-simple lang naman ang wiring diagram ng signal light. Flasher, switch, tsaka yung ilaw niya. So, yun mga bro, kung mayroon kayong hindi naintindihan, so, huwag nyo kakalimutan, i-comment, at sasagutin natin yan. So, yun mga bro, so, salamat sa panonood. Sana mayroon kayong natutunan.